rebelde la po afana kasaw ha rebelde la po afana kasaw ba to kay Pwede mong malaman ang kwento? Hello po, Katekram. Kasama pa rin po natin si Kuya Bin sa ating mission dito po. So, kasama din po natin si Nanay Joy. Si Nanay Joy, ilan taon? 28. Ah po, 28. Ilan po anak? Dalawa po. Dalawa. Nasa po asawa niyo? Andun po sa Dano, Cargador po. Cargador. Ano po yung... Wala, naalala ko si Kuya Dave, Cargador. Ano pong kinakarga? Ano po? Sa feed spot. Okay. Ilang taon na po siyang Cargador? 6 years po. 6 years. Nasaan po yung mga anak, nanay? Ito po. Isa po yung andun po sa post yung panganay ko. Hello, ate. Good morning. Mayayin po yan. Anong pangalan ni ate? Magsukay. Kuha ka suklay. Suklay ka muna. So kayo naman po, ilan taon na po kayo dito, Nay? Hindi naman po ako. Taga rito talaga po. Taga Bicol po ako. Halos lahat po kayo. Parang ano lang po talaga. Pero kayo po, ilan taon na po kayo dito? 11 years po. 11 years. Okay. Oh, nanay. Ba't naiyak po? Rebelde lang kasi po ako nag-asawa. Ha? Nag-rebelde lang po ako nag-asawa. Ba't po kayo nag-rebelde? Dahil po sa kuya ko. Pwede mong malaman ang kwento? Ano lang po. Yung sa cellphone kasi po ay boyfriend ko. Kapag napangasawa ko ngayon eh. Dati po ako namamasukan sa kanti. Doon sa Clara. Ayun eh. Nung kinausap niya po sa cellphone nung ano, kinakasama ko ngayon. Ay, binapo niya po yung cellphone sa harap ng tindahan. Ay, kaya po ako nag-rebel. Apo, linawin ko lang po. So, nagagalit po si kuya niyo dahil may naliligaw po sa inyo. Kasi po ano eh, paparanin sana ako. Paralich. Okay. Ilan taon po ba kayo nun? Ano lang po, 18. 18? Opo. Okay, so bata ka pa kasi. Opo. Kailangan pag-aaral mo na talaga dapat. Opo. Okay. So, nung tinapon ni kuya yung cellphone? Ayun po. Sumama po ako. Penante po. Itong isa, di sumama po ako sa biyahe. Hindi na po ako umuwi sa amin. Ilang buwan na po ako hindi umuwi. Opo. 18 po kayo noon. Tapos, ilang taon na po kayo ngayon? Ano po, 20... 28, so 10 years na po kayo dito. Anong natutunan natin doon sa pagrebelde mo? Ayun po, nasa uli po ang pagsisisi. Tama. Kaya po, sana sa mga anak ko, ayaw ko po mangyari sa kanila. Kahit po, naghihirap ako sa buhay. Ang gusto ko lang po, makapagtapos sila sa pag-aaral. Di ba tama yung sinasabi ko na ano man yung sitwasyon natin sa buhay ngayon, ano man yung kalalagayan natin sa buhay ngayon, di ba tayo po yung may gawa din? Opo. Malaki ho talaga yung nagiging problema pagka hindi ho tayo nakikinig sa ating mga magulang, no? Sa ating mga kapatid. Kaya po, nandyan ang ating mga magulang sa ating mga kapatid kasi alam na po nila yung tama. Kumbaga, papunta pa lang tayo, pabalik na sila. Kaya sila nangangaral sa atin. Okay. Yung mama ko nga rin po, ako lang po talaga sadyang mahirap sa amin eh. Hindi nakakatulong kasi may sakit po talaga yun sa ano, sa baga rin po. Sa kamahigaw po siya. Opo, TB po siya. Pwede pa yun. Nandun nga po ako na umas sa bagulang. Wala na pa akong papa. Sorry po. Namatay po nung kailan lang po ako nung nag-asawa. Kaya po ako nag-reven. Ban pa lang po. Yung pag-rebelde mo, wala na si Papa noon. Opo, dalawang band po nakalitas. Okay, sorry. So, naiintindihan ko kung bakit nanaig yung parang nanaig yung lungkot. Opo. Sa tingin mo sa panahon na yun dahil sobrang lungkot nga, nandun nga yung boyfriend, kinocomfort ka biglang. So, naiintindihan ko, no? Dapat in a nice way na lang napag-usapan pala. Okay.
Kung naririnig ka ng papa mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Minipak ng kapatawaran sa mga nagawa ko sa kanila. Lalo na broken family po talaga kami lumaki. Nag-asawa rin po yung papa ko. Alos hindi naman po kami naalagaan, kundi yung magulang lang niya po, lola namin, yung nagpalaki. Alos naghihirap din lumala ko dun sa bigay. Nagminsan nga nagbubukit po kami. Sa kapatid mo, mapapanood niya panigurado to, mag-sorry ka na. Sa kuya ko po eh, umihip ako ng tawad, nagkasawa ko ng maaga kasi po, sabi niya kahit anong hirap sa buhay, kayanin na kasi nagkasawa po ako ng maaga. Tama. Ayun lang. Okay. Pero ano lang, kahit hindi dito sa camera, pwede natin kausapin. Sabihin mo, sorry kuya, gano'n, no? Importante kasi yun. Para mas maging masaya tayo sa araw-araw na buhay natin. Kasi kung wala yung pagpapatawad dyan, merong nakakulong dyan sa puso mo, mahirap din yung pakiramdam mo. Buhat ng pag-alis mo, magkasama na kayo ng asawa mo. Opo. Kasal pala kayo? Hindi po. Bibihin lang po. Okay. Masasabi ko ba na nakasentro ang ating Diyos sa araw-araw na pamumuhay nyo? Opo. Okay, huwag kakalimutan yun ha. Okay. Yung pangaral ng ating Diyos sa mga anak natin, no? Ngayon po, kumusta kayong mag-asawa? Okay naman po. Minsan po, talagang magkano lang po kasi kinikita niya po sa Danway. Alos ating gabi po umuwi, alos 12. Magkano po kinikita niya? 300. 300. So pwede na din po, eh, no? Ano po yan daily? Lingguhan lang po. Lingguhan. Pero kayo po, malaki naman po yung mga anak nyo. Ano yung pinagkakakitaan nyo naman po? Naglalabandera lang po talaga ako. Pag walang wala talaga kami, nagkakasakit yung isa, nangyayaya ako sa kapatid. Kasi may pamilya rin po yung sumod sa akin. Wala po. Isan nga eh, nasasabihan pa po ako. Okay. Sabi, dun lang po lahat. Wala pa ako malapit. Ano yung may tutulong ko, nanay? Kahit lang po yung ano po sa bubong po namin, yung sa kusina po may tulog talaga sa kayong tag po namin, talagang bulok na. Okay. Parang sila nanay, ganun din. Okay, importante sa akin dito, hindi mabasa yung mga bata, no? Okay. Sa ngayon po nanay, ano po yung aral na pwede nyo ma-share sa mga makakapanood po ng kwento ng buhay nyo? Eh, kung kayo po, katulad ko pong ano, huwag nyo sana po akong gayahin sa sitwasyon po ngayon. Kasi po, sadya po talagang mahirap. Lalo-lalo po, wala pong pinag-aralan dahil sa mga maging anak mo po. Nandiyan na yun ate, kumbaga makakaluwag din sa damdamin ng kuya mo. Gawin mo lahat-lahat ang magagawa mo para sa mga anak mo. No? Opo. Hindi mo man maibigay yung marangyong buhay. Importante yung pag-aaral nila. No? Opo. Tutukan natin sila. Yung simpleng pagturo, pagbasa, sama, malaking ano po yun, malaking tulong po yun sa pagharap po nila sa kanila pong pag-aaral, no? Opo. Huwag po tayo magsawang turuan po sila. Yun lang naman, number one po yan sa kanila, ang pag-aaral. Nanay, matanong ko po, nasa magkano po kaya ubusin nun? Okay. Bahala po. Hindi po, nasa magkano po kaya yun? Sa tingin nyo lang, ilang yero po kaya yun? Mga lima po. Mga lima? Okay, nasa magkano po yun? 300 daw yata isa? So, kung lima po yun, nasa 1.5. Kuya Bin, bigyan mo ng ano si ate. Magkano lang kasi yung ano yun? Dadagdagan ko na po. Gagawin ko nga 10,000 yung ibibigay ko po sa inyo, no? Okay. 10,000? Kevin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Sabihin ko lang po yung kasama ko dyan. Sa akin po yung 5,000. Yung 4,822 ay ginawa ko na yung 5,000. Galing po yan, don't mention name, just MBR Marietta R. Maraming salamat po kay Diyos, saka sa inyo na nakarating ko ulit. Saka mapapagawa ko na po yung bubong ko ng kusina. Saka yung sa inyo po. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Kasi nagbigay po. Welcome po. Basta nanay, pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo. Okay. No?
At kailangan lang ho tayong maging matatag para po sa mga anak natin. Baguhin po natin, wag po kayo ma-offend yung ating prinsipyo, pananaw po natin sa buhay. Wag po naman na yung buhay po natin ngayon ay hangkit maaari gawin po natin 101% para mabago po natin ang kinabukasan po ng mga anak natin. Malaking bagay po yun, magabayan po ang kanila pong pag-aaral. At inuulit ko, mahal na mahal po namin kayo, kaya hindi man siya malaki, gusto ko po lahat nga po kayo dito ay maabutan ko ng pagmamahal, no? At I love you, ate. Kinikis mo ba si nanay? Kiss mo si nanay? Kiss mo si nanay? Yeah, hindi nyo sila kinikis? Hindi. Bakit? Maliit lang po. Nung baby lang? Opo, ayaw na po magpaano eh. Ay naku, yan po yung malaking problema natin. Hindi po tama yun. Baby pa yan, baby pa po yung ganyan. Bakit to? Sa tingin, bakit hindi nyo ginagawa yung pag-kiss, simpleng kiss sa mga anak? Inaano naman po namin. Minsan? Opo. Paano sila linalambing? Wala lang, parang hindi, nandyan lang. Niyayakap din po namin yan. Niyayakap? Opo. Gano'ng kadalas? Sa isang linggo, 3 beses, 4. Bilang nyo talaga? Opo. Ala, pagkagabi matutulog ho kayo, hug and kiss. Yan po, lagi ko pong ano, kasi po yung panganay ko po, lagi pong matigas ulo po yun. Oo, ganito po yan nanay. Pagka matutulog ho kayo, magpipray po kayo sabay. Gigising po kayo, magpipray po kayo sabay. Doon nyo na ho isabay yung kiss, yung pagmamahal. Kwentuhan nyo po sila. Pasensya na po ha. Bilang ina na ano tuloy ako. Lab-lab kasi, lang. Kasi lumaki po ako kasi nga, yung broken family talaga eh. Kaya minsan po parang walang nagmamalasa. Kaya ba? Babiin na lang natin sa kanila. Anay. Opo. Promise. Opo. Ha? Nasaktan po ako doon. Dapat po yung endless love sa mga anak natin nandun. Opo. No? Ang buhay po natin ngayon, lalo na po ngayon nanay, hindi po pera-pera lang ha. Opo. Huwag ko kayong magalit pero opo, gusto ko pong mabuksan natin o mabago natin yung pananaw prinsipyo. Yung alam niyo naman po kung ano po yung ibig kong sabihin, no? Huwag ko kayong magalit, magtampo, pero ito po ay ikakaganda po na samahan po niyo ng anak niyo, ng pamilya po niyo. Kasarap po kayo sa pakiramdam na darating ko kayo, ikikiso kayo yung anak niyo. Yayakapin ko kayo. Di ba po? Opo. Mahirap po marinig natin na bata pa lang nagmumura na. Hindi naman po sila nagmumura. Hindi po, narinig ko po kasi may nagmura doon. Parang napaka, ano, napaka talim ng mura. Tingnan nyo dito. Hindi ko linalahat, pero gusto ko po iparating sa inyo po lahat-lahat. Yung mura po ng nanay, napupulot po ng anak. Honest na sagot, nagmumura po kayo? Opo, minsan. Minsan. Opo. Pero tanggalin nyo na po, ha? Opo. Parang awa nyo na po. Para po sa ikabubuti po ng mga bata dito. Mga nanay, no? Tama po ba? Opo. O, yun, o. Hindi gaya ho nung narinig ko. Mahina, pero ang sakit sa puso ko. P.I. Ang sakit po ng marinig ng bata. Sinasabihan din pa ako ng kapatid ko niya yung sumunod sa akin. Oo. Sabi lahat ng ano ko sa mga anak ko, huwag kuro gagano. Kasi paglaki baka, ganyan din. Tama. Kahit magutom na ho tayo, pero wag lang ganun yung ano natin. Ay, pangit po pakinggan. Masakit sa damdamin ko yung ano nanay, magulang, tapos maririnig ka nun. Pero hindi ko kayo narinig ko dito po eh. Kahit sa mga kaibigan mo ha, pagka may nagsasalitang bad words, sabihin mo kay mama at papa nila. No? O paano po, hindi ko na pakakaabahin pa?